So dito mga ka-farmers, time check tayo, alas 10 ng umaga. So ngayon ka-farmers, pakita ko sa inyo, nandito na po tayo sa area. Putat po ito mga ka-farmers, Putat, sitio Putat. Sakop po ito ng Barangay Kalamba. Yang mga sagingan at kapaya, ka-farmers, yan ang aming tinatanim dati. Yun, yun ang lakatan. So yun mga ka-farmers, nandito na tayo sa area. Ito ang lakatan ka-farmers. Hindi siya masyadong kuan, may medyo stress po yan. Kita ko po sa inyo.
So hindi po ito lakatan mga farmers, turdan po ito. Yung pinsan ko po may-ari diyan, oh. Bala sitaw. Wow. Tsaka ka-farmers, kamote po ito. Yung bahay sa akin po itong uncle ka-farmers. Dito ka-farmers, oh. Kita mo. Ganda dito ka farmers kasi daming tubig dito, no? Putat. Sarap. Dere. So ngayon mga farmers, kita ko po ninyo ang prepare po ako ng one dito para next pwede ito taniman ng mga gulay dito. Land preparation po ito mga ka-farmers. Isprehan po namin ng herbicide ngayon. Oh, patay-patay na ang sagbot, ang yung damo. Paararo natin yan lahat. Saka dito ka farmers, daming damo po dito, develop natin. So ngayon mga ka farmers, ang trabahoin namin yung pag-aabuno. So pahuway sa kami mga ka-farmers kasi kutas-kutas na. Yun mga ka-farmers, nagsimula na tayo mag-abuno ng ating tinanim nga saging nga lakatan at saka po yung tinanim namin nga kalabasa. Yung variety sa kalabasa mga ka-farmers, yung Suprema. Produkto po yan sa East West Seeds. So dito mga ka-farmers, ipakita ko po sa inyo, yun. Direct lang po ito mga ka-farmers, yung pag-apply ng abono. Kasi umuulan dito mga ka-farmers. Yung ating abono mga ka-farmers. So pag-a-apply ng abono mga ka-farmers, tansya-tansya lang po ito mga farmers, steam it lang po ito. So ipakita ko po sa inyo ang saging lakatan ng ka-farmers. Simula sa pagtanim mga ka-farmers, 14 days na po ito mga ka-farmers. Yun. May butas na yan mga ka-farmers. Ready to dito namin ilalagay yung fertilizer sa gilid.
dito. Dalawa po itong butas. So ipakita ko sa inyo mga ka-farmers. So ang saging na lakatan, challenge po natin mga ka-farmers, no? Kay hindi siya masyadong maganda. Challenge natin yan mga ka-farmers. Alagaan natin. Maawa naman ang Diyos natin sa pag-aalaga namin ito. Si Diyos lang ang bahala dyan. Ay palabig lagi o ha? Kapag bangag sa saging, dugol-dugol ra. Ay palabig lagi o. So, sariling diskarte ko po ito mga ka-farmers. Yung kapaya namin ka-farmers, hindi ito masyadong inaalagaan dati kasi dami kaming trabaho sa ubos. May inaalagaan po kami ng gulay, yung talong, kasi may kalakihan yun. So focus kami sa talong at saka atsal. Napababayaan namin ang itong itinanim namin nga kapaya. Hindi siya maganda mga ka-farmers, oh. So mga ka-farmers, kung magtanim tayo dapat aalagaan natin kasi gaya sa sinabi ko, kung hindi natin alagaan, so hindi ito mamumunga. Oh, kita ko mga ka-farmers, oh. So failure po ito mga ka-farmers, yung kapaya namin dito, failure po ito. Lugi po kami dito mga ka-farmers. Inaideyahan ko po ito mga ka-farmers kasi para hindi mapabayaan namin ang area dito. Shout out boys. Oh, shout out. Shout out sa minamahal mo. Minamahal mo si Bordet. So ganon mga ka-farmers. Kasi malapit na yung bumuhos ang ulan. Bibilisan natin mga ka-farmers kasi abutin tayo ng ulan dito. Madalas po itong umuulan dito mga ka-farmers kasi bundok po ito eh. At may mortality mga ka-farmers, oh. Basta magtanim tayo mga ka-farmers, hindi good ma-perfect. Mayroon pong mga mortality. So challenge natin mga ka-farmers, dapat magtanim tayo, aalagaan natin ang ating itinanim. Kasi kung hindi pinabayaan lang natin ang ating tinanim, so hindi yan hindi yan siya mag-perform gaya ng dati, oh. Lugi.
O mga ka-farmers, ipakita ko po sa iyo yung itinanim namin dati. Mga 9 months na po dito mga ka-farmers. Namumunga na ang aming ang tawag dito sa Bisaya, tundan. Turdan po ito, turdan. Namumunga na siya. So thank you Lord sa grasya nga binibigay mo. So dapat mga ka-farmers, kung magtanim tayo ng saging, ang tips dito para hindi siya mo dumping off, dapat kukunin mo yung saha dito, isa. Ititira mo yung sa kabila naman ititira mo. Kasi madali po itong mugamay. Dito mga ka-farmers, dating-dati, kuan po ito. Umayan po ito mga ka-farmers dati. Last mga 13 to 15 years, umayan po ito. Hindi tayo problema dito sa tubig mga ka-farmers kasi mayroon tayong source dito. Hindi to problema sa tubig. Ang problema lang ito, ang tao natin kung ang pag-aalaga lang. So mga ka-farmers, malapit na tayong matatapos sa unang area ng ating itinanim nga saging, lakatan at saka intercrop nating kalabasa. So ganun mga ka-farmers, kung mag-apply tayo ng abono, dapat distansya lang mga ka-farmers, wag lang ilalapit sa puno. Kasi kung ilalapit mo yun sa puno, masusunog po yan at mamamatay po yan. So sa paglalagay ng abono mga ka-farmers, tansya-tansya lang po ito mga ka-farmers. Estimate lang kay kinahanglan po nga dili po din unjut, dili po karamihan, dili po jutay, sakto-sakto lang. So ganyan. So mga ka-farmers, tatapos na ang aming pag-abono. Isang oras mga ka-farmers, natapos na agad kasi mabilis ang ating mga tao. So wala mga ka-farmers, 200 na po, 220 na puno na lakatan po ito. 200 na puno. Try lang natin mga ka-farmers kung
kung makauyon ba siya aning area dito. So karong adlaw, okay? So salamat kay mga ka-farmers. Napalit ng motor. So uuwi na kami mga ka-farmers kasi natapos na aming mission in Bukid. Natapos na kaming mag-abono ng aming tinanim nga lakatan tsaka yung intercrop namin nga kalabasa. Tapos na. So abangan nyo mga ka-farmers yung mga sa pagtanim ng mga gulay tsaka yung ano lahat ng pananim namin mga ka-farmers, abangan nyo po. So mga solid natin mga viewers dyan, magandang umaga sa inyong lahat. So subscribe lang mo sa among channel mga ka-farmers, Melger the Farmer. Ang farmer sa Kalamba. Gihulngan City, Negros Oriental. Muwi na kami mga ka-farmers. Kasi may trabaho po kami sa Ubos. Doon sa Talungan. Abangan nyo po. Ka-farmers, nandito po tayo sa area natin. Yung kambing natin, ang nag-aalaga dito si Puring. Yung pinsan ko po. So, kitang-kita nyo mga ka-farmers, yung kambing ko po. Free range po ito mga ka-farmers. Kasi na-abandon po yung area po ito, wala pong ang tanim dito ay saging lang. So kung magtanim kami ulit ng gulay, ang kambing po namin i-transfer po namin sa malayo, yung hindi siya maka-damage ng pananim. So yun mga ka-farmers, nakita-kita. Update lang po tayo sa ating mga kambingan mga ka-farmers. Native po itong kambing mga ka-farmers. At yung toro natin is kuan, buwer po ito. Red buwer. I-upgrade natin sa ating mga bisaya. Yun. Yun, buntis na po mga ating kambing mga ka-farmers. Buntis na po yan. Lahat-lahat yan. Abangan nyo po mga ka-farmers yung pagkukuha natin ng vlog na sa ating kambing. Abangan natin yan.